sukatin nyo muna yung talagang size ng paa nyo. So, mahirap tayo magbase na kunwari, sabihin natin itong brand na to, ito yung gamit ko, true to size to. Today, kaya sa video natin ngayon, ang tatalakayin natin ay kung true to size ba itong sapatos na 361 na plain 3. Dahil marami tatanong doon sa comment section kung true to size ba. So, tara, tingnan natin kung ano yung sukat ng mismong sapatos. By the way, ang gamit ko ay US size 8 ng sapatos. Yun talaga yung gamit ko sa kahit anong brand, kahit Nike, Hoka, Asics, yun talaga yung sukat ng sapatos na gamit ko. So, yung size 8, hindi yun yung sukat ng haba ng paa ko. At least ako nagkakaroon ako ng allowance at least 1 inch. Susukatin mo muna yung sakong mo sa likod. And then yung pinakamahaba mong toe, yung daliri sa paa. Sa akin kasi, ang daliri ko mas mahaba yung pangalawang daliri kaysa dun sa bigger toe. So, dun mo susukatin yung haba, yung length ng mismong paa mo. So, tayo, hindi naman magkasing haba yung paa natin, kaya kailangan malaman mo kung alin yung mas mahabang paa. Kunwari, kung yung kanan or yung kaliwa ang mas may mahabang daliri. So, ako sa parte ko, kaliwang paa yung mas mahaba. So, dapat dun mo ibabase yung magiging haba ng sapatos mo. Kailangan nating mag-allowance ng sapatos dahil lalo na sa amin, pag mga long distance runner ka na, kunwari, tinatakbo mo na mga 21, 42, and then ultra running, nag-expand po kasi yung paa ng mga runner. Sa katagalan, habang tumatakbo ka, nag-expand. So, lumalapad. Kailangan mo tansyahin yung magiging clearance nung longest toe mo doon sa mismong toe box. Yung mismong dito, sa mismong dulo ng sapato, sa mismong loob. Magbabase din yung magiging sizing ng paa mo na sapatos kung ang paa mo ay wide or narrow. Ang narrow, kagaya ko, mga payat lang yung paa namin. So, yung mga wide-footed, syempre, yun nga sabi ko, mag-expand pa yung paa nila. So, kailangan mas maglagay ka ng allowance pag wide-foot ang paa mo. Lalo na kung yung sapatos ay nakadesign na medyo narrow yung sapatos. So, kailangan mo mag-adjust. So, titingnan natin ngayon dahil meron tayong nabili na fresh na sapatos, na bagong sapatos ng Plain 3. Ito naman din na sobrang bago dahil itakbo ko na ito kahapon, na i-break-in ko na. Yun, babaklasin natin ngayon yung insole. Hindi ko talaga regular na ginagawa magtanggal ng insole dahil yung mga insole po ng ganito, mga nakadikit. So, titingnan natin para hindi na tayo manghula kung ano ba yung itsura ng paa mo pag nakaapa ka na dun sa mismong insole ng Plain 3. So, ang tatanggalin natin ay itong left side. Ito nga palang colorway na to ay yung tinatawag na duck Liu colorway. Magkaiba sila. Wala lang. Yun lang napili ko. So, tatanggalin natin para sa inyo. Nakadikit kasi ito sa loob. So, ayun o. Nadidilig niyo ba? Nakadikit siya. Nakadikit siya yung insole. Yung pangkaraniwan sa mga racing shoe talagang nakadikit. Yan. Tapos, kuha tayo ng band paper. So, ito yung band paper natin. Yung dot na yon, yun yung sukat ng longest toe ko. Tapos, mula dito ko siya sinukat. So, itapat natin. So, yan. Ay, lumikit. Madikit siya. Madikit siya, guys. Yan, dulo-dulo. Yan. Makikita nyo na yun yung longest toe ko. So, yan yung nagiging allowance ng paa ko. Ganyan siya kalaki. So, andito lang yung longest toe. Ito yung nagiging allowance. So, yan yung sa Plain 3. Ito, ang sukat nito ay size US size 8. So, ito lang yung paa ko. So, ang paa ko ay around 7 inches lang. Try natin magbakbak pa ng isang sapatos. Kuhalin natin yung Vaporfly ko. So, magbabakbak pa ako ng isa. Itong Vaporfly. So, nakadikit pa rin to. Ay, Vaporfly. Sorry. Yan, ang aking ever reliable Vaporfly. Tapat natin siya. Ito ay US size 8 din. So, makikita nyo sa tingin pa lang na mas mahaba po yung Plain 3. Kuha tayo ruler. Yan, zero natin dulo. Ang longest point niya ay
260, 265. So around 265 yung longest na tip nung flame tree. So try natin. Zero. So yung 265 is 26.5 po. Ito ang longest nito ay yun, no? Ito 260. 260 lang po, 26. Ayun, yung pinagkaiba. So, tingnan naman natin kung ano tsura pa ako pag suot natin to. Yan, yun yung paa. Paa nang nagbubukid. Paa nang nagbabaka. So, ganyan yung tsura ng paa ko. Pag suot ko yung plain tree, ganyan yung clearance. So, ito naman yung sa... Dumikit pang dumi. Ito naman pag yung vaporfly. So, mas maliit yung clearance ng paa ko dun sa vaporfly. Kita nyo naman. Tapat natin tong insole ng vaporfly sa plain tree. Ayan, dumikit na po uli. Tingnan natin kung ano na mas wide. Ayan, tip, dulo, gilid, 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 gilid. Ayan po. Mas wide po at mas mahaba ng dihamak yung insole ng plain tree. So, itong plain tree, okay na okay siya sa mga may malapad na paa. Dahil kita nyo naman po, mas malapad. Ito lang yung sa vaporfly. So, ang tatanungin nyo ako, kung true to size, I would say na mas malaki yung size niya kesa sa standard size ng bahagya. So, yung iba, siguro half size down yung iba. Pero kung wide foot ka naman, so go ka lang doon sa regular size ng paa mo. Dahil wide po yung plain tree. Kung ikukumpara mo doon sa insole ng vaporfly. Ako po kasi, siyempre doon sa kaliwa, mas mahaba yung kaliwang paa ko. Ito yung kaliwang paa natin. So, yung sa kanan, nakaano naman po ako lagi. Naka-runner's knot po lahat ng sapatos ko para maiwasan natin yung slippage ng paa mo or yung pagdaos-dos ng paa mo dito sa dulo ng toe box. Dahil pangkaraniwan yon, syempre, ano kasi yan eh, para magkaroon ng support dito, bali hahapitin nung runner's knot. So, hindi gagalaw yung paa mo padaos-dos. Makakatulong yon para maiwasan na mamatayan ka ng kuko. Dahil pag tumatama lagi yung kuko mo dito, so syempre, lalo na pag yung mga downhill section, mamatayan ka ng kuko pag laging tumatama yung toes mo dito sa dulo ng toe box. At napansin ko rin dito sa flame tree, talagang may enough na space yung toe box niya. So maluwag. Kung ikukumpara dito sa toe box ng vaporfly. Dahil sinuot ko po sila ng sabay nung isang araw. So pag inaangat ko yung mga daliri ko, mas pigil. Mas maluwag dito sa flame tree. So kuha pa tayo ng isa. Meron ako ditong Carbon X ng Hoka. Ito na yung last. Tingnan natin. Tingnan natin kung ano yung mas mahaba. Ito ay US size 8 din, galing to sa Carbon X ko. So tingnan natin, patong, tapat, dulo. So yun, sa wide, okay. Ayun, mahaba pa rin ng konti yung flame tree. Tapos yung lapad nila, pareha sila ng lapad ng Hoka. Kasi alam naman natin lahat na yung Hoka, malalapad talaga yung design ng sapatos nila. Kaya friendly sila sa mga wide-footed na paa. Unlike ng Nike na medyo more on narrow side sila. Ganon din naman yung Adidas. Pangkaraniwan, hindi na po naman nila lahat, pero pangkaraniwan medyo narrow side yung mga sapatos na gawa nila. Actually dati nakabili na rin ako ng 361 na sapatos bago mag-pandemic. Running shoe din yun. Kinuha ko size 8, pero hindi ko siya maitakbo kasi feeling ko malaki siya. Parang feeling ko 8.5. So, ganito rin siya. Malaki rin siya. Pero itong plain 3, naitakbo ko na ito kahapon. Naitakbo ko na siya ng 12 kilometers, bali 11 kilometers yung na-record. Tapos zone 3. And then yung ending, patapos, mabilis yung patapos, walang 4.350 pace yung isang kilometro. Wala naman akong naramdaman na maluwag siya saan. So, although, alam naman natin na maluwag siya ng 1 inch, pero yun talaga yung gamit. So, kung tatanungin niyo ako kung regular fit yung flame tree, maluwag siya, mahas mahaba siya. Kung ikukumpara natin sa Nike, tsaka dun sa mga Hoka. Pero sa Hoka, konting-konti lang. Sa Nike, medyo malaki yung pinagkaiba nila sa parehas na US size 8. O, yun sana po nagbigyan ko kayo ng konting linaw dito sa sapatos na flame tree about sa sizing. So, nakalagay naman dun sa website nila
pag wide foot ka, maglagay ka talaga ng clearance ng at least one size up ka. Yun naman ang nakalagay doon sa description nila. So muli po, maraming po salamat sa lahat-lahat. Itong flame trim, magkakaroon ako dito ng testing. So may upcoming race ako sa weekend. Dito natin masusubok kung gaano talaga ka-dependable at kaganda ang performance nitong flame trim. So yun, abangan nyo yung content na yun next week. Muli po, maraming po salamat sa lahat, sa patuloy ng mga nanonood. Pasensya na ako, medyo dumalang yung videos ko, upload ko this week. Medyo nakapokus lang tayo sa training. Dahil nga may upcoming race tayo. So muli po, maraming po salamat. God bless sa lahat.